Hi! Welcome back to my channel. Today, we are going to have another recipe using sampalok or tamarind. Okay? Keep watching! Hello mga kaganda! Gandang Lola! Kagandahan and my viewers. Ito po, may bago naman tayong recipe na napaka-simple pero napakasarap. Ito po ang ating ingredients. Unang-una po ay yung basic natin, ang pork. Wow! Ang pork natin ito, 1 kilong pork. And also we have the yellowfin. Isda na ang pangalan ay yellowfin, okay? Fish. And the most important is the tamarind or sampalok. Ngayon po, napapanahon na ng sampalok, kaya pwede tayong magluto ngayon. Pwedeng gamitin yung kanyang flowers and ito yung kanyang bunga. At pag-trinay nyo po ito, maraming health benefits na inyong malalaman. So, after na na-watch nyo ang aking video, see to it na you continue because yung information ay ipapasok natin about the health benefits of sampalok. Okay? So, ito lang yung ating ingredients. Unang-una, the most important is salt, asin. Ito, okay? So, asinan muna po natin itong pork. Ayan. Ito pong pork, mas maganda kung mayroon tayong buto-buto. Ayan, katulad nito, may buto-buto. Okay? Lagyan na po natin ng salt. Ayan. Medyo kaunti lang po kasi malalagyan din po natin na salt itong fish. Imi-mix po natin. See to it na mix para ma-absorb. Parang kumbaga kaunting imamarinate natin sa asin. Nararamdaman po naman natin kung hinihilot-hilot para ma-absorb yung kanyang salt. Ayan po. So mix po ito. Mayroong kaunting buto-buto. Alam niyo naman po, di ba? Pag buto-buto, masarap. So, mayroong taba-taba, mayroon naman laman. So, hindi siya gaano maraming mga ingredients, pero po, pag natikman niyo, napakalinaw na. Ngayon, okay, punta naman tayo sa fish. So, ang tawag dito sa parts na to ay fin. Ayan, hindi pen. Fin, F. Ayan, yellow fin. Kasi po ang lahi nito, parang lahi ito ng tulingan. Diba? So, mayroon tinatawag na kutsarita, mayroon tinatawag na tulingan, mayroon tinatawag na ito nga yung kinuha natin, yellow fin. Ayan. So, dahil dapat nga, alam nyo po, mas napakasarap nito kung yung medyo malaki, tapos yung hinati-hati natin na gano'n, mas masarap yun. Kaya malang po, hindi available. Kinuha natin ay yung small size. Ayan, okay? So, isa-isa po natin itong, ano yan, lalagyan ng salt, asin. Ayan, di ba hiniwa natin po? Lagyan natin sa loob. Medyo mamasahihin din para yung asin makapasok sa kanya laman. Ito po, may iwa po siya. Ihiwain nyo. Kunting asin, imamasage-masage. Para yung kanya asin ay lalasa. So, ito po yung ulo. Tingnan niya mukha po, di ba? Mukhang tulingan. Pero huwag kayong mag-alala. May recipe din ako sa nakakasarap na tulingan. Mayroon ako yung nakahanda. Abangan niyo po. Okay? Ayan. Alam mo niya po, probinsyana, ayan, Bicol. So, karaniwan kami ay hindi gaano maraming mga kuskus balomos yun. Simple, pero napakasustansya at napakasarap. Malinam namin. So, yan na, naasin na natin lahat. Naasin na natin. Pwede po tayong magamit ng gloves para naman yung medyo, kasi po medyo may lansa to. So, para yung lansa hindi kakatid sa inyong kamay. Ayan. Pwede naman hindi. Ayan. Ako, naglagay ako para mas, ano yan, feel ko yung pag, ano yan, na hindi malansan yung aking kamay.
Yan, tapos na po tayo. Ano po nga ito? Pork. Ano po ito? Ay, fish. Ano yung pangalan ng fish? Ay, yellow fin. So, dito natin po lulutuin. Okay? Ngayon, ito na po yung pinaka-masustansya. Ang tawag natin dito ay tamarind or sampano. Alam niyo po, kung may dahon, mas madang dalawa ang nilagay nyo. Kasi yung dahon ng sampano, so ito ilalagay na po natin yung bunga. Ito po medyo mahaba, ito pinutol na lang. Yun ang una natin ilalagay. Yun, ilalagay natin, ganyan. Parang iikupan natin, i-arrange. Yan. So yung asim manggagaling sa ilalim. Okay po, ayan. Ito po, nailagay na natin sa ating lutuan. Ayan, inayos natin, nakakuan doon sa ating ilalim. Ngayon, ang isusunod na natin ay yung ating pork. Medyo i-arrange din natin. Kasi alam niyo po, di ba yung pork, siya ang medyo matagal-tagal iluto siya. So, sa ilalim po natin ilalagay. Wow! Napakasimple, pero malinamnam. Ayan. Okay? Ayan. I-arrange po natin sa ating lutuan. Kaserola. Ayan. Ang tawag pala dito ay casserole. Ayan. Alam mo naman si Gandang Lola. Ayan. Okay? Ano nga ito? Or, ang una natin nilagay ay yung tamarind or sampalo. Ayan. Nilagay na natin. So, ito po ay 1 kilo. 1 kilo. Ayan, yun na po. Diba? Nakita nyo na. Flat na siya. Okay. Then, i-arrange na rin po natin yung ating fish. Yellow fin. Ayan. Okay. Unahin natin yung ulo. Ito. Alam nyo, ang pagluto po nito, hindi naman yung ginagalaw lagi. Basta ganyan. Tapos, ang apoy po nito ay hindi bigla. Mas maganda po yung dahan-dahan ang pagkaluto. Mas malinamnam siya. O, tingnan nyo po, wala tayong hinalong bawang, sibuyas, wala po. Pero malinamnam po ang kanyang lasa. Kung ito, parang luto din ito ng Bicol and Quezon. Parang kasama po ito ng sinaing na tulingan. Huwag kayong mag-alala. Isa yan sa aking ipapakita sa inyo. With a twist. Twist. Ay, may naiwan na ulo. Ayan, ilagay natin sa tanong. Kasi alam mo po, yung ulo ng ating isda ay napakasarap. Napakasustansya. Kaya nga, di ba, may nagbebenta ng ulo lang ng, ano ba yun yung islang yun? Yung mamahalin. Ngayon ang laging binibili natin. Senior moments, nakalimutan ko. Ayan na po siya. Lalagyan na natin ng sabaw. Okay? O, ito po. Isinalang na natin. Pero hindi pa po siya naka-on. Lalagyan pa ng sabaw. See to it na kanyang tubig ay makikita niya. Ayan. Yung medyo matatakpan lang yung ating isda. Okay? Takpan na natin. Wow. Okay? Ngayon, i-on na natin. Okay? Nilagay ko sa 1,000. So, mag-aantay tayo kasi ang gagawin nga po natin para siya lalong malinamnam ay slow cooking para lalong yung katas niya ay lumabas. So, we are going to wait for 30 minutes. Okay po? 2,000 years later. Ayan, tingnan na natin. Wow! Ayan, kumukulo na po siya. Ayan. Hey. Lagyan natin ito. At nakikita nyo po ay naghalo na yung taba ng ating pork. Siya ang nagbibigay linamnam sa ating fish. Yan, pwede na po natin kain. Ayan, ito na po. Ay, mabigat. Mabigat-bigat pala kasi nga, diba? Yung pork natin ay 1 kilo. E yung fish pa. Plus the water. Ayun. Ayan na po. Okay. Tagyan natin ng para mas ano yan natin. Fish. Then the masarap ng amoy. Masarap ng amoy. Yes. Actually, itong kwampo, yung sabaw, napakasarap nito. Napakamalasa.
nasaan na yung ating, ayan, yung may buto-buto. Ayan, ito po yung ating, ayan. Parang hindi siya gaanong attractive. It's because yung ating ilagay ay hindi siya colorful. Pero yung pag natikman nyo po ang lasa, ibang-iba. Po. Para naman mas attractive siya, lagyan natin ng garnishing. Para for more attractive sa ating disc. Ayan, ito po. Lagyan natin ng ring. Ayan. Pero actually po, wala tayong nilagay. Ito na ang purpose nito for garnishing lang. Okay. Para siya, lalo sa ating mga apo, mas attractive siya. Ito po yung hiniwa namin na ayan, na tamarin. Ayan, hinati ko po sa dalawa. Para mas, ano yan. Ha? Dagdagan natin yung onions para mas attractive siya. Ang pagkakaiba lang, hindi nga po siya attractive, pero ang lasa niya naiiba. Ayan. Ito naman, for garnishing lang ang purpose niya. And, ito, para bang sa hotel. Yan. So, picking time. Ano ang gusto niyo? Pork? Ito yung pork. Ayan, malambot na po siya. Okay? Yes. And fish. Piliin natin yung fish. Safe na safe po ito. Ayan. Very healthy food. Ayan na po siya. Unahin natin ang pork. Ayan. Wow! Ito po. At saka yung ating asin and yung pamping alat. So, masarap po. Masarap ilagay isabaw sa kanin. Kumbaga, hindi siya na maalat. Ibig sabihin, nagsama yung kaunting alat at kaunting asin at napakasarap. Sarap ng kwantan mo. Sabaw. At napakadali lang po iluto. Halimbawa, may ginagawa ka busy. Parang ganyan lang. Ayan na po ang ating, yung pangalan po nito ay mixed pork and fish with tamarind. Yan lang po yung ating ingredients. At napakaiba yung linamnam niya. At yung nakita niyo po, pinagandang na lang natin, garnishing na lang po yan. For more attractive. So, ipapaliwanag ko po kung ano yung mga makukuha natin na health benefits, especially sa ating tamarind. Kasi actually, before, ako rin hindi ko alam ngayon, ngayon ko lang nalaman yung benefits ng tamarind sa ating katawan. Kaya pala naging number one na pangpaasin ng ating mga niluluto, di ba? Lalo na sa sinigang at mayroon tayong niluluto na yung manok ay sinampalukan. Pero ang hinahalo doon ay yung dahon. Ayan. Pero may kaunting bunga. Okay po? Okay! Thank you very much for watching. Yung mga bago po na aking viewers, see to it na you subscribe. Pindutin nyo po yung bell all para lahat po na mga aking bagong vlog magno-notify sa inyo. Please, keep on watching in my coming mga vlogs. Iba-iba po ang aking vlogs. So, more information about my what I'm doing as a senior. Thank you po. Thank you for watching. Tamarind is rich in vitamins, minerals, anti-inflammatory compounds, and antioxidants. It has been associated with many health benefits, including improved immunity,
digestive, heart, liver, eye, and nerves health. It's also said to have potential in anti-cancerous, antimicrobial, and anti-inflammatory benefits. While the yellowfin tuna is an excellent source of vitamin B12, an essential vitamin needed to make DNA. Vitamin B12 also helps you to form new red blood cells and prevent the development of anemia. Hello mga kaganda! Don't forget to watch, like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates here on Gandang Lola Rose! Thanks for watching!